Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano natin i-set up yung ating media converter. So tara, mag-start na tayo. Okay guys, so mapapansin nyo meron tayong dalawang media converter. Yung isa dito guys, ito is fast internet lang. So yung max internet speed niya na pwede niyang i-handle is 100 Mbps lang. Ayan, ito siya. So ito naman yung ating gigabit ethernet na media converter. Ayan, so 1 Gbps yung kaya niyang i-handle na internet speed. Okay guys, so ito ang kanyang laman. Okay, may dalawa siyang power adapter. Tapos, ito naman yung ating media converter. Ayan, makikita nyo 10-100. So, ibig sabihin, 10 Mbps to 100 Mbps yung kaya niyang i-handle. So, dalawa rin yan, guys. Ayan. Okay, guys. So, itong media converter natin ay may tinatawag na AND. Ayan. Tulad nito, ito ay letter A. Mapapansin nyo. Ayan, letter A. Tapos, yung ito naman, yung isa is letter B. Dapat pag gagamitin nyo to guys, is pair siya. Okay guys, so saan nga ba ginagamit ang media converter? Ginagamit natin to guys kung gusto natin i-extend yung ating internet connection. Kunyari, mula sa bahay nyo, tapos mula sa bahay ng kaibigan nyo is lagpas ng 100 meters. So ang gagamitin na natin na cable doon guys is fiber. So para makagamit tayo ng fiber optic cable, so ito ang gagamitin natin, yung media converter natin. Okay? So, ito siya. So, dito natin isasaksak yung fiber natin, guys. Ayan. Nakikita nyo, meron ako dito. Ito. Ayan. Dito natin siya isasaksak. Tapos, ito naman, guys. Dito natin isasaksak yung ating internet connection. Okay? Ayan. Okay, guys. So, ito yung lagi yung gagamitin nyo pag ito yung i-coconnect nyo sa ISP nyo. Okay? Ayan. Ito naman yung letter B. Ayan, ito naman yung gagamitin nyo pag doon na sa kaibigan nyo. Okay guys, so sa pag-setup naman tayo, madali lang siya. Okay, ito yung letter A natin na media converter. Sasaksak lang natin yung kanyang power adapter. Ayan, tapos sasaksak na sasaksakan. Ayan, makikita nyo may power na siya. Ganun din ang gawin natin sa isa, sa letter B. Ayan. So, isasaksak ulit natin siya. Ayan. So, makikita nyo, nakasaksak na siya. Tapos, i-coconnect naman natin yung ating fiber cable. Ayan. Pwede gamitin dito, guys, yung fiber cable na ano, ha, yung kulay itim. Yung mga ginagamit ng mga telco pang outdoor. Ayan. Meron ako nun, nasa baba. Di ko lang naiakyat. 300 meters yun. Ititest din natin. Okay, so i-connect na natin to. Tanggalin muna natin yung parang cup niya sa loob. Tapos, i-coconnect na natin. Ayan. Dito rin sa kabila, guys. So, ayan. Nakakonnect. Nakita nyo, umilaw na yung FX niya. So, ngayon, ang gagawin natin is isasaksak naman natin yung UTP cable na galing sa ISP natin dito sa letter A. Okay guys, so ito, naglatag na ako ng UTP cable papunta sa ISP ko. Ayan, i-coconnect na natin siya dito. Ayan, makikita nyo. So, ayan. So, umilaw na siya lahat. So, ibig sabihin, gumagana siya. Ngayon, yung letter B, yun naman yung sasaksakan natin ng isa pang UTP cable papunta sa ating router. Ayan. Okay, so itasaksak naman natin yung UTP cable natin na maiksi lang to guys kasi testing lang to. Papunta naman to sa ating router. Ayan. So, ito. Ayan. Tapos, dito natin siya i-coconnect sa ating Xiaomi 4C. Pan-testing lang to guys ha. So, wala pa siyang power. Isasaksak ko pa yung power niya. Pero i-coconnect ko muna internet niya. So, ayan. Okay guys, so makikita nyo, nakasaksak na yung ating router at saka connected na din siya. Ayan, makikita nyo kulay blue na yung mga ilaw niya. Ayan. So, nakaready na siya guys. So, ang gagawin naman natin is ite-testing natin siya sa speed test. Okay, so, ayan, nakakonect na ako sa kanya.
Then, i-test natin yung speed test. Ayan. Kikita nyo, converge. Okay guys, so ito yung 300 meters natin na fiber optic cable. Ayan, makikita nyo. 300M. Okay, so naka-rolyo pa siya. Ayan, so ipapalit ko siya dito sa kulay dilaw na fiber optic cable. Tapos i-test natin yung speed test ulit kung okay pa rin yung connection niya. So tara. Okay guys, so makikita nyo connected na yung ating fiber optic cable na 300 meters. Ayan, so nakasaksak na siya. Kulay blue yung AC connector niya. Ayan. Tapos ito yung letter B natin na nakakonect sa Xiaomi 4C. Ayan, so ititest na natin yung speed test niya. So ayan, nakakonect ulit tayo sa Xiaomi 4C. Speed test ulit tayo. So ayan, so goods na goods pa rin kahit 300 meters yung ating fiber optic cable. Ayan. See, kita nyo guys. Okay. Okay guys, so ang susunod naman natin iti-test is yung letter B. Gagawin natin siyang letter A, tapos yung letter A gagawin naman natin siyang letter B. So pagpapalitin natin siya, iti-test natin kung may internet connection ba, kung okay yung letter B mapunta sa ISP connection, tapos yung letter A naman mapunta sa client connection. Okay, so ito yung sa ISP natin na UTP cable. Dito ko ngayon siya isasaksak sa letter B. Ayan. Okay, tapos ito namang sa Xiaomi 4C natin or client natin, dito ko naman siya isasaksak sa letter A. So, ayan. Ngayon, i-testing natin siya kung may internet connection ulit siya. So, ayan. Connected ulit tayo sa ating Xiaomi 4C. Tapos, mag-speed test tayo. Ayan. So, may internet connection pa rin siya. So, ayan guys. Nag-work siya guys. Kahit pagbalikta rin siya. Okay. Ayan. So, pwede natin siyang pagbalikta rin. Ayan. So, nakadepende na lang pala sa inyo guys kung ano ang trip nyong gawin. Okay. So, yun lang guys. Yung ating media converter na gigabit. Same setup lang din sila guys. So, kung gumana yung pinagbaliktad natin dito guys na B para sa ISP, tapos yung A naman para sa client. So, tingin ko gagana din siya sa gigabit na media converter kasi as in, parehas lang talaga sila guys. Okay, yung difference lang talaga nila is yung kaya niyang i-handle na internet connection. Okay, so, yun lang guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.